kailangan natin talaga ang isang tao na may bayag, okay? May bayag in the sense na parang Hitler, gano'n, na wala siyang pakilam, wala siyang kinakatakutan, wala siyang takot sa ano, kahit sino, kahit kay Presidente Duterte nga, wala siyang takot. Gano'n ang kailangan natin. Hindi... Comedian, actress, singer na si Mystica nagising na sa katotohanan. Sinabi ni Mystica na ang gusto niyang susunod na presidente ay yung taong mayroong kakayanan at walang kinatatakutan. Sinabi din ito na hindi pa kakayanin ni Sara Duterte ang maging presidente. Dagdag pa ni Mystica ay tila bang nabola ang mga Pilipino noong nakaraang eleksyon dahil wala naman umanong pagbabago at patuloy pa rin umanong naghihirap ang mga Pilipino. So, anyway... I was actually browsing and then I could see a lot of comments right here at isa sa mga nakita ko dito na talagang natuwa ako. Kasi nga naman yung pinakalas na in-upload ko about doon nga kay Maharlika at saka yung mga vloggers dahil they are really very very hungry for an opportunity para magkapera. Ito totoo nga naman eh, kahit anong sabihin nyo, kahit nga supalpalin nyo ako sa mga kagaguhan nyo, I don't give a shit because totoo naman talaga na kayo, hindi na baling masira nyo yung mga tao na mga isinusul o mga dinavlogs nyo, magkapera lang kayo. Kasi itong mga patego, itong mga gago na ito, lalo si Maharlika eh. Diba? Kaya ayun, totoo naman eh, 'di ba? Pag sasabihin niya na karapatan daw ng mga vloggers na kahit ano daw ang sabihin nila, kahit ano daw ang ilalagay nila, kahit ano mga clickbait nila o kahit sabihin ng patay ka o whatever o kay binugbog ka o whatever, katulad ni Sharon Cuneta, binugbog daw siya ni Kiko Pangilin o whatever. Utang na loob naman daw ni Sharon ang mga suporta ng mga fans niya kaya siya nagiging mayaman. Hoy. It doesn't matter na sinusuportan mo ang isang artista and then you have the fucking right in order to malign her reputation, most especially kung hindi naman totoo kung anong pinag-vlog nyo. Mga patay gutom kayo. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang itong mga DDS na to, ha? Diba? I'm not against DDS. Dahil kung minsan DDS din ako, diba? Supporter din ako, whatever. Pero that doesn't mean na kung lahat na naman ginagawa yung kapalpakan, susuportahan ko. No, sorry. Hindi rin ako dilawan. Pero kung ano yung nakita ko na maganda naman, I will share them. Pero kung pangit naman ko anong ginawa ng isang dilawan, wala akong pakialam. Basta ako neutral lang ako. Natawa lang ako dito, sabi niya. Mga demonyo talaga, mga DDS vloggers, mga liars. Akala nila mga illiterates, mga Pinoy na naniniwala sa kanilang makademonyohan, kagaguhan. Iniinsulta tayo mga Pinoy na ang tingin sa atin mga devil, DDS vloggers, ay naniwala agad tayo sa fake news nila. Grade 1, section 75 lang naniniwala sa kanila. Hoy devils, DDS vloggers, for your information, wise brainy ng mga Pinoy ngayon. No? Tama. So we have to talagang prove na we are wise talaga. Tapos 99% Pinoy, Lenny, our president at Vice President Trillanes nasa 2022. Sandali, pwede bang balita rin? So anyway, I would like to say further about yung sinabi niya na wise brain niya ang mga Pinoy ngayon. 99% Pinoy, Lenny, our president, and Vice President Trillanes nasa 2022. Pwede bang balita rin na lang, ha? Pwede lang sana itong si Trillanes na lang ang magiging presidente kasi kailangan natin talaga ang isang tao na may bayag, okay? May bayag in the sense na parang Hitler, gano'n, na wala siyang pakilam, wala siyang kinakatakutan, wala siyang takot sa ano, kahit sino, kahit kay Presidente Duterte nga, wala siyang takot. Gano'n ang kailangan natin, hindi yung takot na ano, na inanumo lang pagkatapos urong na yung bayag. Kailangan na, na isang katulad ni Trillanes dahil alam natin talaga na sigurado ipaglalaban ka, patayan na talaga. Hindi niya uutusan yung mga tao niya, kundi siya na mismo ang papatay para sa'yo. So, ganun na lang. Kasi si Vice President Lenny, okay siya. Pero as a leader, national, para pang national leader, I don't think na she's the right person. Kailangan talaga natin na isang national leader na talagang siya ay isang tao parang Hitler. Yun ang kailangan natin. Yung talagang kailangan na tutulog sa para sa atin, hindi lang puro salita. Yung talagang sa gawa na talaga. Yun ang kailangan natin. Kaya para sa akin, hindi ako dilawan whatever. Kasi marami din akong mga, ano, yung mga nandipartido nila na kuminsan gusto ko rin supalpalan whatever. Pero at this point, kung si Trillanes na rin lang ang gusto
sino yung maging leader. Sa ano na, national level, president na. Huwag na siyang ilagay sa ano, pangalawa, whatever. Kailangan natin na isang presidente na may bayag. At siya lang ang nakikita ko talaga na may bayag, okay? So kung gusto niyo talaga na isang bayag, na gusto niyo may pagpabago, whatever, give him a chance. Hindi pa natin nakikita talaga kung ano yung capability niya na magiging presidente or whatever. Pero as a matter of fact, kung ano na yung nakita natin so far, magmula na siya ay tumayo dyan or whatever, I think he's just the right one. Siya lang ang nakikita ko may bayag. Sa totoo lang ha. Kung we're talking about the others, kay BBM or whatever, I mean, oo nga na talagang maraming nagawa si Marcos noon. Pero BBM or whatever, napakalayo eh. Napakalayo nila eh. Pagdating sa ano, sa leadership, pagdating sa ano, sa strength ng ano, ng power, pagdating sa bravery or whatever, hindi ko nakikita kay BBM. Nakikita ko lang talaga kay Trillanes, ko lang nakikita talaga yung quality of a person na talaga magiging national leader talaga. So, kung ako ha, wala akong kinakampihan, wala akong ina, hindi ako DDS or whatever. Pero doon lang ako, neutral lang ako. Pero if I have to choose kung sino yung mga napipili dyan o kung sino yung natitira dyan, wala nang iba kundi itong si Trillanes. Okay, yan, yun lang ang sa akin. Kasi natural, marami akong mga comments dito whatever. Pero doon, kung gusto ko presidente, Trillanes na lang. Let's give him a try! Yay! Alright, bakit si Trillanes ang pinupush ko? Kasi nga naman, this is the truth, lies, and deception. Okay, so ito, nakalagay yesterday at 5:46 p.m. galing sa Punch the Lies blog. Nakita ko ito. So, ayan, ano ko mamaya, i-upload ko rin kung ano yung video na ginawa nila. All this time, tama si Trillanes. April 10, 2016, naganap ang vice presidential debate. Ang tanong kay Alan Peter Cayetano na siyang kandidato ng pagkabise presidente bilang katumbal ni Rodrigo Duterte ay kung paano nila puksain ang krimen, corruption at illegal na droga sa loob ng 3 to 6 months. Kasi ayun nga naman si presidente, 3 to 6 puksain daw ang droga. Okay? Na pinangako ni Duterte na kung saan kinontra ng dating Senator Antonio Trillanes the 4th. Huwag tayo magbulahan dito kasi it's not fair to the people. We have to be honest to our people, Senator Trillanes. O nga naman, pag binubula-bola-bola mo lang kasi ang mga Pilipino, ha? Talagang that's a really unfair. Katulad mga ginagawa ng mga putang ng mga DDS vloggers na mga ano, para lang magkapera, para lang ano, gumawa ng fake news, i-bait, i-ano kanila, i-thumbnail bait kanila. Diyos ko, my God. So, wala lang bulahan dapat. Tara, straight to the point. All this time, tama si Senator Trillanes. Binola lang ang mga Pilipino. 16 million Filipino ang nagsasabi at napaniwala. Nabundol-budol at talaga, nabudol-budol na talaga ang Pilipinas. Kailangan talaga i-master ko kung paano mag-ano si, ano, si Sir Bayon. Nakalimutan pangalan niya kung sino yung nagsasalita ng gano'n. Sa taga 7-7. Nabudol-budol nga talaga ang Pilipinas. Bayan, maging magpagbatsyag at mapanuri. Punch the lies. Okay, so yun nga naman. Kasi nga naman ako, nagre-research ako kung ano-ano yung mga sinasabi ng mga tao, kung ano-ano mga sinasabi, mga pina-upload man, kung ano-ano-ano. Katulad sabi ko, hindi ako dilawan, hindi ako DDS or whatever. I mean, kung minsan, I am also a diehard supporter of Digong, pero the more that I look at it, the more that I search, the more at tinitingnan ko talaga, nagre-research talaga ako kung ano ba talaga. O kaya tinitingnan ko, based na lang sa ating mga karanasan, based na lang sa ating mga, kung ano mga nakikita natin. And you know, hindi tayo talaga basta-basta na lang pabola. Diyos ko naman, ang mga Pilipino, mas matalino pa tayo kaysa mga ibang bansa. Kaya kung ipaubaya talaga natin na forever na talang tayo nagpapabola at nagpapagago, siguro naman, hindi na tayo yun. Diba? Nandiyan pa rin ang demokrasya natin, kaya hanggat nandiyan pa ang demokrasya natin ay hindi tuloy kinuha sa atin, kailang ipagmalaki natin tayo ay Pinoy. Ano ang masasabi mo sa videong ito? Mag-comment lamang at ating pag-usapan. At kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong videos. Paalam!